Alam nyo, yung nag-guess, naalala nyo yung nag-guess kay Esguera? Naging topic natin yan si Serge Osmeña. Nag-guess po kay Esguera. Yung bias na ANC, yung nag-interview sa ANC, si, anong pangalan nun? Basta si Esguera. Sabi kasi ni Serge Osmeña, kaya kayo tinatalo ni Bongbong dahil binibira nyo si Bongbong. Dapat ang birahin nyo yung tatay, yung panahon ng martial law. Sabi ni Serge Osmeña. Ito naman po ang sagot ni Lenny. Matigas din talaga ulo ni Lenny, no? Pakinggan natin yung sagot ni Lenny. Hindi siya limitado kung sino yung ihihit. Ibig sabihin na, mga hitman talaga eh. Alam nila pati yung mga termino eh. Kung sino yung ihihit. Ibig sabihin kung sino yung sisiraan nila. Sanay na sanay manira eh. Hindi siya limitado kung sino ang ihihit. Pero para sa akin, yung truth talaga yung dapat nabasehan ng lahat. Hindi na siya political strategy. O, hindi na political strategy yung paninira sa kanila. Ang paninira sa mga Dilawan at Pink, ano na yan eh, yung likas na sa kanila. Hindi na strategy. Talagang pag may ginawa ka, ang pupuntarihan nila, paano ko to sisiraan? Di ba? Okay, we owe our kababayans nothing less than to give them access to the truth. So kung ano man yung katotohanan, whether sa tatay yun o sa anak, kailangan may access yung taong bayan para yung decision making nila nakabase sa katotohanan. Okay. Alam po ninyo, no? Parang pag makikinig ka dito sa mga Dilawang Pink, parang ang pinag-uusapan natin, nangyari lang kahapon. No? Hindi nyo ba napupuna? Pag sila nagsalita, parang nangyari lang kahapon eh. Na inilihim sa kanila yung katotohanan. Parang nangyari yan sa panahon ni Pangulong Duterte, inilihim yung katotohanan. Hindi tuloy alam ng mga tao. I-remind lang kita, BP Lenny, no? Wala pong nalilihim sa kanyo, sa inyo. Naging presidente po si Cory Aquino ng 6 na taon. Ibig nyo sabihin, nilihim ni Cory kung ano yung mga naganap nung martial law? Nilihim sa atin ni Cory kung ano yung mga pagsasamantalang pagnanakaw, pagbagsak ng ekonomiya nung panahon ng martial law? Oh, hindi pa sapat yun. Pagkatapos ni Cory, yung anointed niya si Fidel Ramos, nanalo din, 12 years. 12 years nilihim nila yung atrocities nung martial law na kinakailangan na ngayon nyo ibulgar, na kinakailangan ipatanggap nyo ngayon na may mga naganap. Ibig nyo sabihin, wala silang sinabi na nung 12 years nilang panunungkulan, wala silang sinabing kasamaan laban sa martial law o sa mga Marcoses, sa yaman ng mga Marcoses, tahimik sila lahat, nilihim. Ikaw pa ang magbubulgar ngayon? O, wag na yun. After 12 years, tapos may mga pagitan pang presidente, meron na namang Aquino, si Noynoy. 6 na taon uli, ibig sabihin, nilihim rin ni Ninoy, ni Noynoy. Nilihim na naman nila. Wala na naman silang pinaalam yung mga kasamaan ng Marcelo. Lihim lang to, ha? Wala tayong pinagsabihan. Wala kayong sinabi na magnanakaw ang mga Marcos? Sa loob ng 12 taon, magka-back-to-back si Cory at si Ramos. Tapos another 6 years, si Noynoy. Hindi ko na kinount yung iba. Baka sabihin nyo, hindi sila kapanalig. Eh. 18 years, hindi nalaman ng mga Pilipino na magnanakaw si Marcos. Hindi nalaman ng mga Pilipino na ang daming namatay sa martial law. Na si Eta Rizuales ay ginang-rape. Hindi nalaman niya, hindi nyo pinaalam kayong mga Dilawan. Inilihim nyo sa amin. At ang tagapagligtas, after 6 years ni Pangulong Duterte, sasabihin mo ngayon, ito yung tinagong lihim. O baliktarin nyo. Hindi naging epektibo yung paninira ninyo all these years. 18 years na presidente yung mga sinundan mo.
6 years tinuloy mo yung paninira. Hindi naging effective. Alam mo kung anong tumalo sa inyo, bakit hindi na kayo... 18 years, pilit ninyong sinasaraan yung mga Marcos. Nagtataka kayo, bakit mukhang mananalo pa rin? Hindi pala mukha. Bakit mananalo pa rin si Bongbong Marcos samantalang 18 years nyo nang sinisiraan? Alam nyo kung anong sagot? 6 years ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, nakita namin kung paano dapat manungkulan ang isang tunay na presidente. 6 years ng panunungkulan ng isang pangulo na nagngangalang Duterte ay sapat na para makita namin na dapat hindi kami nagtsatsaga sa mga presidenteng dilaw. 6 years after President Duterte, nakita namin na we deserve a better, no, system kaysa mga pinatupad ng napakailang dekada ng kori-kori, no? Ilang dekada ng mga dilawan hindi namin naranasan. 6 years lang pinatikim sa amin. Ang gusto namin after 6 years na yan, i-continue naman namin yan, yung naranasan namin ng 6 years ni Pangulong Duterte. Gusto na namin kayong ibaon sa limot, kayong mga dilaw. Dahil gusto namin yung 6 years na yan, gusto namin ituloy yan. Walang amount na kagalingan sa pananalita, walang amount ng pangako, ha, ang makakatumbas sa na-experience naming 6 years ni Pangulong Duterte. Wala. Walang amount ng maaari nyong ipansira kay Pangulong Duterte para hindi kami mangarap na itutuloy namin, itutuloy ng bansang ito. Magkakaisa kami para tuloy-tuloy na yung mga reforma na sinimulan ni Pangulong Duterte. Itutuloy namin ang build, kahit na ano pang sabihin ninyong mga dilawan. Itutuloy namin ang war on drugs, war on criminality. Itutuloy namin yung mga magagandang ayuda. Itutuloy namin yung lahat ng mga response sa mga pag may mga kalamidad. Hindi na kami babalik na tuwing may kalamidad, mag-iiyakan at manghihingi ng donasyon. Itutuloy namin yung tuloy-tuloy na pag-unlad sa ekonomiya. Huhukayin namin yung mga langis dyan sa West Philippine Sea. Huhukayin natin yung mga lahat ng mga mineral natin. Hindi ba? Ituloy natin to. Tama na yan, pabalik-balik tayo na. Sisi, ginang-rape ako. Nangingi ako ng katarungan. Hindi pa ba sapat na katarungan? Nanalo na si Cory, nanalo pa si Ramos. Wala ka pa rin katarungan? Kailan ka magkakaroon ng katarungan? Panay kayo yung mga, ibalik yung mga dating paninisi. Ang tagal nyo na naglingkod. Wala kaming nahita. 6 na taon lang ang pangangailangan namin para ma-realize na we don't deserve dilawan. We don't deserve pink. Hindi namin kinakailangan ng mga lutang na mga leader. Ang kinakailangan namin ay hindi leader na marunong magsalita. Ang kinakailangan namin hindi yung mga leader na bait-baitan. Ang kailangan namin ay hindi mga leader na mga santa-santito. Ang kinakailangan namin mga leader ay yung magtutuloy nang nasimulan ng aming palamurang leader, yung magtutuloy ng mga sakripisyo ni Pangulong Duterte para kami makaahon, para kami makabangon, magsama-sama na tayo, unity. Wala ba tayong pakape dyan? BBM, magpadala ka nga ng pakape rito. Putya, mas magaling pa ako sa mga mag-promote sa iyo kaysa sa mga totoo mong mga vlogger eh. Ako, vlogger ako ni Sara Duterte, yung mga nang tinapay naman, oh.
May nagtatanong dito na Pink Lawan. Ginawa ba ni Lenny ang angat buhay dahil dilaw siya o dahil pink siya? See? How stupid that sound? BP Lenny did what she had to do, not because her colors, but it was right thing to do. Hi, nakakasira kayo ng gabi. Tignan niyo po sila. Eto tanong kayo sa'yo kung sino ka man. Iho. Yung angat ba ng angat buhay ba ni Lenny? May totoo kayo na iangat ng buhay? O pangalan lang? Sige, sagutin mo. Panay kayo magagandang pangalan. Angat buhay. Proyektong angat buhay. Kulay ba nagdetermine sa anak buhay? Hindi yan ang tanong. Hindi yung kulay ba. Kulay pula ba o kulay rosas? Ang tanong ko, yung sinasabi mo bang angat buhay ni Lenny na proyekto niya, may totoo bang naiangat na buhay? Meron bang kayong mahirap dati, yumaman, dahil dyan sa angat buhay ni Lenny? Kapag may nasabi kayong yumaman na tatlong tao na dating mahirap dahil meron kayong ano. Okay, magtanong po kayo. Kawawa ang mga bansa sa Asia nito. Sigurado ang Middle East ang tiba-tiba nito. Priority ng Middle East ang EU and US sa fuel supply. Mababawasan supply ng Asian country na umasa sa Middle East. I'm on. Angelito Atilano. Totoo po yan kay Pangulong Duterte ko lang naramdaman na ganyan pala dapat ginagawa ng isang presidente na may pagmamahal sa bayan. Tama. Hindi pansarili lang, sayang at na nagka-COVID kaya marami pang di nagawa. Tama po yun, Mary Jean Pimentel. Yung sinabi mo. Sana may mga tanong para magandang kwentuhan. The best political analyst, Sir Bads. Kung nagtanong na lang kayo, mas gusto ko pa. Boss Bads, tanong lang. Ang Ukraine ba ang dating Yugoslavia? Hindi po. Ang Ukraine, dati ng Ukrainian. Parte po sila na USSR. No, yung sinasabi mo ng dating Yugoslavia, hindi po 'yan. Iba naman po yung Yugoslavia, dati na po yung Yugoslavia 'yun. Hindi tayo pwedeng magkomento about Russia, dapat friendly lang tayo sa lahat. Walang kaaway at dapat kaibigan lang. Kaibigan natin Russia. Hindi ah. Hindi, ginagawa po nating sample. Kasi yung Ukraine masyado siyang western looking na siya. Gusto niya na maging miyembro ng EU, gusto niya maging miyembro ng NATO. Hindi iallow ng Russia na kasi pag inallow niya yan, wala siyang ginawa. Iismuli na siya ng mga, 'di ba, ng dati niyang impluensyador. Makakatulong din naman kayo. Kenneth De La Cruz, Sir Buzz, di makakaalam. Makikialam US dyan, pati NATO. Pag nagkataon, mag-focus sila sa Russia, tapos chance ni China makuha Pacific, first priority nila Taiwan, Pilipinas second, option na yan. Crimean annexation is the culprit. And part lang po yan eh, yung Crimea eh, no? Part lang po yan nung mahaba po kasing diskusyon eh. Yung Crimea, tsaka yung mga gustong humiwalay ngayon sa Ukraine. Matagal pong diskusyon yan. Siguro, kahit mga 2 oras, hindi po natin kayang tapusin. Eh, mukhang hindi pa naman kayo interesado. Siguro, gagawin ko na lang special, no? Special na lang para sa Ukraine. Yan, gagawin ko na lang yan. Para talagang magandang diskusyon. Boss Bads, huwag na asahan na maghatid ng matinong balita ang Crapler. Eh kaya nga titirahin natin sila. Boss Bad, may nagtanong, bakit ayaw umatin sa Comelec debate ni BBM? Katulad na nasabi, sinabi ng iba, may prior commitment. Alam po ninyo, valid sana na questionin nila si BBM. Ito blunder ni Lenny. Blunder to ni Lenny at ng kalaban ni BBM. Kung kayo ba naman ay umatin sa SMNI, di ba?
di pwede nyo sabihin, bakit naduduwag si BBM na umatin? Yun po yun eh. Ngayon, hindi nyo na po pwedeng sabihin yun. Kasi hindi rin kayo umatin eh. Pwede rin kayong bueltahan na duwag din kayo. Boss Buds, dapat magising na ang mga Dilawan, Pinklawan. Tama na mga kapalpakan na nagawa ng mga Dilawan, Pinklawan. Haslo sila. Alam po ninyo, kahit hindi po sila magising, talo. Hindi. Ako po, sa totoo lang, pinag-aralan natin yan eh. Yung scientific na survey. No? Naniniwala po ako sa survey ng SWS tsaka Pulse Asia. Pinakita ko na sa inyo kagabi yan eh. Na tama po sila nung dalawang huling presidential election. Tama po yung survey nila. Kung sino yung number 1, 2, 3, 4. Yun po yung number 1, 2, 3, 4 sa SWS tsaka sa Pulse Asia. Sa panahon po ni Noynoy at sa panahon po ni Pangulong Duterte. Kaya po, hindi po pwedeng sabihin nyo na porket hindi kayo makahabol sa survey, hindi na dapat maniwala yung tao sa survey. Hindi po. Kahit ba hindi kayo maniwala sa survey, tignan nyo kung binabalidate ng survey yung bagong na uso ngayon, pagkakaraban. Obviously, di ba? Ilang beses, ang tanong ko, ilang beses ba nakapag malaking crowd si Isko Moreno kumpara kay BBM tsaka kay Lenny? Diba? Yun lang huli ko nakita eh. Yung una, yung proclamation rally niya, tapos susunod na itong sa Maguindanao. Maliban dun, saan pa? Kaya siya third. Kaya si Lenny number two, kasi panapanahon may malalaki siyang rally. Pero consistent sa laging malaki, yung BBM Sara, halos araw-araw. Si Lenny, isang linggo makalipas, tsaka uli makakapagmalaki. Kaya valid po yun eh. Nakikita po natin yun. Okay. Yung sinasabi nilang hinahakot. Okay lang yun. San ba yung tagasan ba yung hinakot? Taga Bacolod ba yun o taga ibang lugar? Kung taga Ilocos yung hinakot din nila sa Bacolod, yun ang foul. Pero kung taga Bacolod lang din yung hinakot para lang sila makarating, yung isa naman sabihin, 80,000 daw ang sasama, 10,000 lang naman. Una, hindi ako sigurado sa 10,000 mo. Sa tingin ko, mas marami. Ikalawa, wala pang 10,000 si Lenny sa lahat ng kanyang mga rally. Kahit po yun sa pinakamalaki niyang Quezon City Memorial Circle, wala pang 10,000 yun. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Binabalidate na yan agad ng mga political rallies. Yung pangunguna ni BBM Sara sa lahat ng mga matitinong survey, binabalidate yan ng mga political rallies, kaya hindi nyo po masabi na hindi totoo yan. Takot. Takot lang ang US at United Nations, yari sila sa Russia. At malakas na country yan, hindi nila ibubuli or else magkakaroon na World War III. Iiyak na daw ang unit team, sabi ng mga kakapun. Sila nga, ginagawa nga nila para umangat ang survey. Scientific po yung survey na yun. Hindi po pwedeng, nag-backfire nga sa kanila yung lahat. Yung pag-iwan nila kay Ong. Kahit na anong paliwanag nyo ron, okay lang po yun kung halimbawa wala pong history nang bumabaliktad yung si Isko, dating kakampi ni Lim. Naging kakampi ng kalaban ni Lim, si Erap. Naging kalaban ni Erap. Alam niyo yun? Puro sila nakaraan. Bakit di natin ungkatin yung mga abuses ng mga Hapon at Amerikano sa bayan natin? Puro kayo abuso ni Marcos, luma na lahat yan. Sir Bud, saan tayo kumampi, sa Russia or Ukraine? Attack na tayo.
US para wala pa. Pakilang. Po ba, hindi tayo matakot sa digmaan? May marunong mag kami-hami wave, meron ding pagbubuhol-buhuli ng mga barko at meron ding handang mamatay ng typhoon. Di ba? Ayun po yung maging ano natin, maging sample natin yung Ukraine. Nakita nyo kanina yung binasa ko, no? Yun naman pala, aasa pala siya sa US at sa mga iba pang bansa. Ganyan na ganyan yung mga politiko natin, ang tapang-tapang magsalita sa China. Tanong mo kung anong gagawin. Ano po tayo, bubuo tayo ng coalition of nations. Imposible po yun. Imposible yung coalition of nations against China. Tapos hindi sila involved, hindi naman sila, wala naman silang pakialam. Pinakamaganda nga, makipagkaibigan ka sa mga kapitbahay mong bansa. Yun yung numero unong rule na nakalimutan ng Ukraine. Kapitbahay mo yun, dikit kayo ng border nun. Ha? Bakit nang hinahangad mong maging kapitbahay? Bakit ang mga gusto mong ano, yung mga West countries? Boss Buds, tanong po, dapat po ba hindi tayo matakot? Sarah All, Sir Buds, ano palagay nyo maya pupunta babukas sa EDSA? Yung hindi babayaran at hindi pipiliting umaten ng kumpanya nila. Wala na po yung EDSA, hindi sila makakapag malaki dyan. Cisco, traitor kahit kailan. Hahaha, iyak. Wala, EDSA, pupunta kami sa ano ah. Loko yun na. Bakit na isipan namin EDSA nga pala bukas? Pupunta kami sa EDSA Shangri-La eh. Bakit ba nag-schedule sila ng... Sa bagay, wala namang malaking celebration yan. Bakit nakipag-tie-ups ang Comelec sa Rappler? Alam naman nila na sinisiraan ni Raisa si Pangulong Duterte even sa abroad. Rappler is being funded by CIA na notorious gumawa ng low intensity conflict. Kita mo, galing ni Dennis, alam yung low intensity conflict. Yun nga po yung kino-question ng NPC, no? Bakit? Pero isa lang po natiyak natin, no? Yung NPC po hindi believe kay Maria Ressa. Yung samahan po ng mga tunay na journalist. Yan po samahan ng tunay na journalist, yung NPC, hindi believe sa kanya. Mahirap po yun. Alam nyo po, may napanood ako niyan eh, no? Ang validation, kasi po tayo, madali tayong mapabilib, lalo na pag hindi natin alam yung bagay. Thank you very much muna kay Carclea Pontelo. Tanong po, yung nilinis sa mga sinasabi nyo, bakit po sila nanonood? Ano? Naiinis. Ikalawa, yung pabalik-balik ang tanong about BBM na sinagot nyo na, pwede nyo po bang sabihan, I cannot help you beyond your intelligence. At pangatlo, marami po bang Pinoy sa Ukraine? Mga 300 ang Pinoy sa Ukraine. Nakasalukuyan po, meron na pong bumabalik dito, no? Lahat po sila ngayon may contact na po sa ating Philippine Embassy at alam na po nila yung gagawin. Tatawagan lang po sila ng Philippine Embassy. Handa na po yung mga Pinoy natin doon na lumikas. Yung iba pong Pinoy kasama po ng amo nila lumikas papunta ng Poland, no? Kasi siyempre, 'di ba? Kung kasama ka naman ng amo mo na lumikas kayo, di hindi na talaga sila uuwi muna ng Pilipinas. Lumikas na sila kasama ng amo. O yan po, wala pa pong 1,000. Mga around 300 daw po ang tao sa Pinoy sa Ukraine. Okay, tama 'yon, no? Yung mga naiinis sa sinasabi ko, bakit narito pa kayo? Hindi na ano rin sila eh. Na-challenge din kasi yung mga paniniwala nila siguro, no, Carclea Pontelo, na pakinggan ko nga to si Badong kung ano yung baka tignan ko nga kung kaya niya akong baguhin, mga ganun siguro yung kina-challenge nila yung sarili nila.
Question, boss. Like what you said after Ukraine war, if USA do nothing on it and China attack in Taiwan just last year by Bohian rockets on India, it will nuclear war on Asia. What is our stand on it? In it? Eh, ano tayo eh? Kaibigan natin ng China, kaibigan natin ng US. Pag mga kaibigan mo ba nag-away-away, kinakailangan mo na magkaroon ng stand doon. Kaya lang, bounded tayo sa treaty. No? Bounded tayo sa treaty na pag yung Amerika ay nilusob. Nilusob ba? Hindi po yung sila yung nalusob. Kaya kita nyo pag lumulusob yung USA, yung lumusob sila sa Iraq, hindi tayo bounded doon. Hindi tayo kinakailangan tumulong. Yung treaty po natin, pag nilusob, eh, sino naman lulusob sa US? Pero may treaty kasi tayo, kaya maganda makipag-treaty rin tayo sa ano, sa China, makipag-treaty rin tayo sa Russia para ligtas tayo. Alam niyo, pinapanood ko yung Switzerland, no? Ang galing ng Switzerland, kaya ang yaman-yaman ng Switzerland. Talagang pinangatawanan nila yung pagiging neutral nila. At dahil neutral sila, ang daming pera noon. Ang daming pera noon ng ano eh, ng mga Hudyo, pera ng mga ano, doon sila sa neutral. At ginalang ha, ginalang nung Germany, ginalang nung ibang bansa yung pagiging neutral nila. Kasi kinakailangan ng Germany rin yung lahat na nakukulimbat nila. May paglalagakan din sila ng pera eh. E yung mga mayayamang Hudyo na tumataka sa mga Nazi, nilagay din nila sa mga bangko sa Switzerland. E nagkandamatay. Natalo yung Germany. Di ba? Hindi nila ginagalaw yung ano, Switzerland eh. Di ba? Dahil well, nariyan yung mga pera natin. Diyan din naglagay yung mga bansa, no? Kaya isa sa pinakamaunlad na banking system sa Switzerland eh. O ngayon, no, nabalitaan niyo ng mga terador na mga diktador na magdanakaw sa iba't ibang bansa, naglalagak sila ngayon ng mga pera nila sa Switzerland. Kaya may mga Swiss account. Daming pera sa Switzerland. Kaya yumaman po sila, no? Yung neutrality. Eh, pwede nating gawin yun. Eh, dahil may treaty tayo sa US, makipag-treaty tayo sa China, makipag-treaty tayo sa Russia para wala tayong kakampihan. Makipag-treaty tayo sa Australia, lahat. Oh, yun. Yun po maganda ron. Sasabihin natin, hindi kami pwedeng kumampi sa inyo kahit meron tayong treaty. May treaty rin kami sa China eh. Na hindi namin lalabanan ng China eh. O, yun po. Maganda yung ano, no? Makipag-treaty tayo sa lahat na hindi tayo lulusubi nila. O kaya magdeklara tayo na ano tayo, neutral. Ginawa ng Switzerland. Galing, sabi ko, utak ng mga taga-Switzerland. Boss, nagbibibida na naman ang dilawan about sa Ukraine. Papasok na daw ang US. Eh di, pumasok muna sila bago nila pagbidahan. Tignan natin kung anong gagawin ng Russia sa mga papasok. Nagbanta na nga yung Russia eh. Totoo po yun, nagbanta na po yung Russia. Ang sabi ng Russia, lahat ng makikialam, bubueltahan namin. Eh, tanong kayo, asan na yun? Bukas, makikita naman natin si Lenny. Makimarites muna kami at maiba. May panahon ka pa ba sa misis mo dahil sa kakablog mo? Ha? sa totoo lang po, bukas may ano kami, meron kaming pupunta po kami na EDSA Shangri-La. Yan. With the family. Yun po yung parang ano po, ganito po ang turing ko sa sarili ko eh. Para po akong OFW na ang lapit ko lang sa bahay. Yun po ang katotohanan. Weekends umuwi po ako, no? Pero araw-araw po kami before ako mag-vlogs, araw-araw kami nagtatawagan. Ayun.
Kaya alam ko pa po nangyari sa pamilya. Para ako OFW na sa chat na. Umuwi naman ako ng Sabado at Linggo. Ayan. O, Biyernes. Eh, bukas hindi. Magkasama kaming pamilya. Mag-end sa Shangri-La kami. Joseph Polo. Walang papasok kasi pag makialam, alam na automatically. Threat at kaaway na Russia, sabi ni Putin, ready daw silang maubos pero madudulot daw sila ng malaking pinsala sa makikialam. Takot po US sir, kasi may advice ng US government sa mga company sa US na mag-upgrade na ng software in preparation of possible hacking of Russia. Boss, info lang, main source ng buong Europe sa gas ay galing sa Russia, di po langis. Ha? Gas. Hindi po langis. Okay. Hindi ko alam kung ano pagkakaiba nun, pero dahil mukhang alam mo. Kaya, oo ako dyan. Hindi raw po langis, kundi gas. Yan. Ibang nuclear ng Bombay, boss. Boss of peace. Tama pa ba silang tawagin Bombay? Parang umaangal yung mga Indiano ngayon sa pag tinatawag silang Bombay. Hindi ko po alam yung Bombay ba dahil galing sila sa Bombay, ganon. Hindi ko po alam yung ano talaga eh. Bakit tinawag lahat ng mga Indiano rito na Bombay? Pabor sa China, Sir Bad, if makialam ang Amerika at NATO dahil mapokus sila sa Russia, pero ang China, chance niya na makontrol ang Pacific region pag nagkaroon ng China. Nagkataon ng China, kaya di niya sasayangin. Alam po ninyo, eto no, inaaral din natin siyempre yung mga galawan ng China, no? Sa tingin ko po, kilala naman natin yung mga in-chicken, kahit po yung mga Chinese dito, nego-negosyo po sila, no? Sa tingin ko po, hindi po nila yung panguna, US kasi, yung war means nila ng business, eh. Di ba? Kaya sila nasa Middle East. War yung tuntungan nila para makakontrol ng mga oil fields doon, di ba? Sa totoo lang, magtotohanan tayo. Eh, Iraq, pangalawa, unlike po sa China, no? Maano po yung China eh, maano tawag dito? Hindi po katulad ng US na war means business. Sa China, business is business. Di ba? Mas importante po sa kanila yung business eh. Pwede po silang maka-impluwensya sa isang bansa without ano no ito ang panahon na kinakailangan ko na magtagalog. Na hindi kinakailangan na mag-engage sa war. 'Di ba? Purely business, pautangin kanila, mag-aano sila ng mga paggawain sa iyo, no? Kukontratahin nila yung mga gobyerno na magbe-build sila ng mga project sa iyo. Yun, tapos unti-unti pareho kayong yumayaman, 'di ba? Business sa China lahat eh. Yun po yun. Amerika, nakokontrol ka niya by force. Yung China, nakokontrol ka niya sa pera. Kaya hindi po ano, ang war sa China, parang wala tayong nabalitaan, di ba? Modern day China, wala tayong nabalitaan na sinakop nilang lugar. Sa totoo lang, wala. Ako wala, tagal ko nang inaano yung China. Maliban yung mga katabilan talaga nila na never heard natin. Mga Nepal, mga kung ano-ano. Siguro, feeling nila, puta, tinikal lang sa ano, sakupin na nga kita. Para wala na akong balakid dyan. Baka magtayo pa yung mga kalabang ko dyan sa'yo ng ano, di ba? Mga strategic yun eh. Pero yung malalayo sa China, sasakupin nila dahil gusto nila mag-expand ng kanlang empire, hindi nila kinakailangan eh. Mas importante sa kanila yung pagkita ng salapi eh. Yan, tingin ko. Kaya yung mga panakot lang yan, yung panay threat lang sila, pero
Yun po yun. Magkaiba po. Magkaiba po yung US. Tsaka basically, para magkaiba sila ng uri ng pananakop eh. Nagkaka-impluensya sa isang bansa yung China dahil binubuhusan kanya ng pera. Eh, nagpe-flex siya ng muscle katulad ng Australia. Kala natin, ang lakas-lakas na bansa, di ba? Pero, nung nag-flex yung China sa kanya, takot din yung Australia eh. Yung sinasabi natin na kaya yung mga nagmamagaling na anti-China, anti-China, hindi lang tayo pinapatulan ng China. Wala namang mahihita sa atin eh. Yun po yun. Yung sa akin yung sa China. Ngayon, kung hindi siya pabor, mukhang hindi siya bumoto na isanction yung Russia eh. Pwede niyang tulungan yung Russia, di ba? Pera-pera rin. Okay. Eh, yung US, hindi sila sanay na wala. Pati politika nila eh. Alam niyo yung politika ng US, yung war pa rin eh. Kita niyo yun, yung si George W. Bush. Pucha, di ba, mababa na rating nun. Nung ginera niya yung Iraq eh, taas na rating niya eh. Panalo, di ba, nakadalawa siya. Yun po yun eh. Yung Amerikano, talagang mga, ano eh, war freak eh.